With the COVID-19 pandemic still at large, everything is at a standstill, as days turn into months of uncertainty. Filipinos throughout the country struggle to keep themselves afloat. In these trying times, we are called to come together as one, to thrive amidst the challenges that we face. Malayan College's Laguna is steadfast in its efforts to continue surpassing the limits brought about by the situation, dedicating ourselves anew to provide a safe learning environment that would transform our students into globally competitive professionals, even in the most trying of times. Malayan College's Laguna, lighting the way to surpassing the new normal. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to CyberLounge, an online meeting for parents of new MCL senior high school students. So welcome po sa ating Cyber Lounge. This is our new way of getting in touch with the parents of our new students. And I'm very happy that we have 46 attendees for our session this morning. So I am Professor James Ronald Messina, and Assistant Vice President for Academic Services of Malayan Colleges Laguna Amapua School. And welcome po sa Cyber Lounge. We are happy to have 45 attendees for our session as we begin with, sana po ay mas dumami pa. So please inform the students po kung meron po mga parents din kayong kakilala to join us for the Cyber Lounge. So basically, as the title suggests, para lang po tayong nasa lounge. Siyempre pag nasa lounge, medyo informal talks, chit chats and discussions. If we frame lang natin po ng mas focus yung ating discussion as we talk about education in the new normal. And at this point, allow me to thank the parents for your trust and confidence for Malayan Colleges Laguna Amapua School to deliver the education of your children. So maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng chance in this new normal to be part of the development, the personal development, the academic development, and definitely yung holistic development ng mga bata. So, umpisa na po natin yung discussion natin ngayon. Sabi nga ay Cyber Lounge, informal discussion, and I'm sure kayo po ay nasanay na rin sa mga previous schools ng mga bata na laging merong parents orientation as we open the new school year. And that's precisely what we are doing right now, and we will be calling that program Cyber Lounge. And also, as part of the commitment of Malayan Colleges Laguna to always engage the parents into a meaningful discussion, we are making the Cyber Lounge a program, meaning to say, expect po natin that from time to time, we will be doing the Cyber Lounge, anyway, online naman po ito, so that we can have a discussion with the parents. So kung may mga issues po na kailangang ma-address immediately, yung Cyber Lounge po ang ating opportunity to discuss these issues, and kung may mga problema and concerns man po, ay ma-address natin immediately. So today, we have with me to facilitate the session is the OIC Principal of the Senior High School Department, Teacher Tony Rose Levita. Teacher Tony. Good morning, sir. Good morning to our parents. So, siya nasa office niya. So, dahil physical distancing, magkakahiwalay po kami ngayon. And sabi nga natin, bagamat magkakahiwalay din tayo ngayon with our participants, hopefully as the situation improves, we will be opening the gates, the doors of MCL again for our parents and our new students. And join us in praying for that it may come sooner. So ngayon po, simulan po natin yung ating discussion.
And I promise that this will be short and sweet. Bakit? Mas gusto po kasi namin na mas marami tayong mga ma-discuss na concerns and questions from your end. And definitely, Teacher Tony will be happy to answer those questions with me later. So, yung iba din po sa inyo, baka nakita na itong presentation na to because I used to be facilitating talks with our parents yung mga panahon po na pwede pang pumunta dito. So, every Saturday, I meet the parents and sana po meron dito na naka-attend din ng ating mga sessions on Saturdays since November 2019. Ayan. So, our theme for this year is Surpassing Limits in the New Normal right here. So, welcome po to MCL, to our new students as well. The honor is ours to be part of the total human formation and development of your children na kami po ay magiging kabahagi na rin nun as we move along. And as mentioned, this is CyberLounge, our online meeting for parents of new MCL students. And we have a lot of sessions scheduled already for our parents in the future. And we promise to post them. We have posted them, in fact, in our Facebook page and in our website. And all our discussions will also be part of our YouTube channel. So from time to time, pwede nyo pong balikan kung merong mga discussions na mamimiss ninyo. Okay? So let us move to our discussion. Yan. So while we are talking to the parents of the senior high school, allow me to share with you the profile of Malayan Colleges Laguna. We are granted by the Commission on Higher Education with autonomous status last October 2019. And that is actually a milestone for a 14-year-old institution because our birth date was actually January 2006 when we got the recognition from the government to the Commission on Higher Education. And we are happy to be announcing that we are one of the very young institutions in the Philippines that were granted autonomous status by the CED. And the reason, or part of the reasons for our milestone of having the autonomous status is basically our passion to provide educational excellence since 2007 when we opened the school to our first batch of 857 students. Way back, I was part of the pioneer faculty members of MCL, and kaya medyo meron na po tayo na share sa history. And most of our freshmen of our Alpha Batch, we call them Alpha Batch dahil sila yung mga unang-unang batch of students, are actually successful now in their respective field of endeavors. And yun po yung mga tinignan din ng Commission on Higher Education when they considered MCL for being or for giving the autonomous status. Kamusta ba yung mga graduates nyo? Are they employed? Are they getting the benefits of the diploma that you awarded them when they finish their programs? And hopefully, yung promise po na yon na binigay namin sa mga previous batches ng MCL ay maging totoo po kami doon at mabigay, ma-deliver din po namin yon sa inyong mga anak. Dahil alam naman po namin ngayon, lalong-lalo na sa panahon ngayon, ay hindi biro ang magpa-aral ng mga bata. So, hindi po biro yung investment na binibigay natin sa education, hindi po biro yung tiwala na binibigay natin sa isang institusyon, at kami po ay committed na ma-deliver po yon beyond your expectations. And CyberLounge is an effective avenue for us to level the expectations and also to solicit feedbacks from our parents. Ayan, dinerecho ko kagad. Solicit feedbacks. Kasi baka mamaya, sasabihin niya, Sir James, opening meeting pa lang ay solicitation na ang pinag-uusapan. Wala pong ganun sa MCL. And that's an assurance that we can give you. Hindi po kami nagsasolicit sa parents. And no offense man, kung meron naman po mga ganun na initiatives, alam po namin na yun po ay may pinanggagalingan. But to assure the parents that what we are charging for education, yun na po yung value for what we have agreed at the start of the academic year.
So, yun po. For senior high school po, we can move to the next slide. So, para po dun sa mga naninibago that for several years, nasanay tayo dun sa mga schools ng mga bata na madali yung mga bagay, simplified. Sa MCL po, meron po kasi tayong minimaintain na accreditation and institutional accreditations and audits, na periodic audits na ginagawa, and those are all part of our quality assurance framework and our passion for continuous quality improvement. And we're not saying that it's a 100% good, sound system. It's a management system, kaya nga ang sabi, continuous quality improvement. So that whenever our parents are seeing something that needs improvement, napaka-importante po na mabigyan nyo kami ng feedback. And hopefully through CyberLounge ay maging way po ito to facilitate a significant, meaningful, and productive discussion with our parents. And for the past 14 years, these are the other milestones of MCL's continuous quality improvement system and our performance in various fields. So, we are very proud that our graduates, our students have been achieving many accomplishments in and out of MCL. And ilan lang po dyan yung various good performances in the licensure examinations and other competitions. Yeah. So, we're talking about outcomes-based education that also extends to the senior high school department. Why? Because we always promise the parents that quality education is actually aligned with the good and sound teaching and learning practices. And outcomes-based education is what we are advocating. Meaning to say, in a nutshell, when we say OBE, we are always thinking of the end in mind. Ano po ba yung end? Ano po ba yung outcome na gusto natin na makuha ng mga estudyante at the end of the program? Wala naman po siguro na naghahangad na hindi sila makagraduate. So lahat po ang gusto ay makagraduate sila on time. When they graduate, they will become engineers, IT professionals, experts in the business industry, maritime professionals, expert communicators, scientists. Those are all outcomes. And these outcomes are all dependent on good academic preparation. And that is precisely what outcomes-based education would like to provide for our students. A good and sound teaching and learning practice, a framework for educational excellence that will prepare the students for the positive outcomes that we envision for them. At ito pong mga accomplishments na to, na 100% performance in the licensure exams, yung performance in the accreditation and audits, yung kanilang mga championships and success stories in different competitions, lahat po yon ay outcomes. So, ang next question, ano ba ang na-contribute ng eskwelahan for these outcomes? Yun po yung sinasabi ko na academic preparation. So, I always tell the parents whenever I talk to them in a series of Saturdays that we met since last November, ang laging tanong ay, ngayon, open admissions kayo. But why are you so relaxed? Why are you so convenient to be opening the admissions to all? But yung ibang universities ang higpit-higpit? Bakit ang gagaling ng mga students nila? Sabi ko, no offense meant to the other universities. Because of their very stringent admission policies and assessment, ano po ang nangyayari? Nasasala yung mga bata. So, anong ibig sabihin? Pag pumasok sa kanila yung bata, magaling na. Ano ngayon ang expectation? So talagang magta-top yan sa board exam. Talagang magiging successful yan sa mga competitions. Bakit? Sinala nyo na kasi. So, hindi po ganun ang intention ng MCL. We want to give chance to all students, be it good, excellent students, and the real achievement of a university, the real achievement of an educational institution is how we can actually be star builders. Pag sinabing star builders, yung hindi kagalingang estudyante ay gumaling. O kaya ay yung magaling na estudyante ay mas gumaling. Kaya whenever we present to the parents these laurels of the institution, we're saying na this is part of the star building framework. This is part of the nurturing culture that we at MCL
would like to provide our students and to assure and always reassure the parents that we will be providing in the next 2 years for senior high school and 3 or 4 years for college education. Yan. So next slide po tayo. So ongoing pa rin po ang enrollment. Baka may mga classmates po, yung mga anak ninyo na hindi pa nag-enroll. Please tell them that enrollment is ongoing. We just initially set the July 31 deadline for enrollment because we want them to enroll so that they can participate in the cyber camp, which hopefully yung mga parents po na nandito ngayon, nakikita nyo na po yung aming patikim on how online education will be rolled out here at MCL. And for the past 2 online sessions, ako po ay nagsisit-in, ako po ang nag-welcome sa participants. And I'm very proud to say that yung mga participants ng cyber camp ay very active. Napapagod na nga po yung mga teachers dahil napaka-active, nagsasend ng course message, nag-i-email, nagtatanong. We are all one in saying na those are indicators of passion for learning. And as facilitators of learning, our course mentors are very proactive enough to entertain the queries of our students. And nga yung sinasabing hashtag na mapapagod pero hindi susuko. Okay, so our course mentors are very much dynamic and willing to accommodate the queries of our students. And allow me also to take this opportunity to invite the parents. Minsan po mag-sit-in kayo. Mag-sit-in po kayo doon sa Blackboard Collaborate Sessions ng ating mga anak para makita nyo po yung expertise ng mga teachers. Alam nyo po, makita nyo po how collaborative the use of Blackboard Learn, which is our learning management system, at makita nyo po na ito po ay exact duplicate ng nangyayari sa classroom. And definitely, we are doing all these preparations, we're doing all these investments because we want to deliver the promise that we have made to the parents. Okay? So, just a brief history, Malayan Colleges Laguna is a Mapua school. We are owned, wholly owned, we are a wholly owned subsidiary of Mapua University. Welcome po kung meron pong mga Mapuans dito sa ating audience ngayon na parents na ating mga students. Welcome po and salamat po for extending the trust and confidence that you gave to Mapua Institute of Technology at the time. Ine-extend nyo po sa inyong mga anak by sending them to Malayan Colleges Laguna. So, in 2018, 2017, kung di po ako nagkakamali, Mapua Institute of Technology was renamed Mapua University. Because it's again another milestone of educational excellence for MU, Mapua University, as they were given the university status by the Commission on Higher Education owing for their excellence in research, extension services, and employability of graduates, and of course, instructional delivery. So kung ano po yung framework ng Mapua University, yun din po ang ginagamit ng MCL. We are one na Mapua. And we are sharing best practices to improve the quality of education that we are delivering to the students and the same with our commitment to the parents. So, anak po ng Mapua University ang Malayan Colleges Laguna and Malayan Colleges Mindanao in Davao City, which opened last July 2017. So, pag napunta po kayo ng Davao sa Matina, nandoon po yung Malayan Colleges Mindanao. Yan. So, next slide po. So, yun po ang relationship. All 3 Mapua schools are owned by the Yuchenko Group of Companies. And Mapua University was acquired by the Yuchenko Group in year 2000. We are strategically located in Cabuyao City. Kung kayo po ay may private vehicle, mas madali nyo po kaming mapupuntahan through the Cabuyao exit of South Luzon Expressway. And this photo points out our location in Cabuyao. So, yung iba po sa inyo ay nakarating na dito at siguro nakausap ko na in the past. And again, thank you for giving us the chance to offer MCL to you. Makikita nyo po dyan yung sa may bandang side ng South Luzon Expressway, yung mga napakadaming technoparks and science park na nagbibigay ng mas maraming opportunity for Malayan Colleges Laguna dahil sila po ang isa sa mga dahilan why Mapua University intended to extend its presence in the Southern Tagalog region by opening a campus in Cabuyao.
Kasi po, napakadaming mga mapuwa graduates around na mga plant managers na ng mga kumpanya sa Technopark. May mga matataas na na posisyon. Minsan nga po ay president pa ng mga companies. And they talk to Mapua administrators, they talk to the Mapua president, our president also, Dr. Reynaldo Bibeya, and they made the appeal to open a school in the South. Why? Because as industries come out, nagpuputa po sila ng mga science park na magiging industrial and commercial hubs in Southern Luzon, kailangan po nila ng technical workforce. Kailangan po nila ng mga engineers. Kailangan po nila ng mga IT professionals, kailangan po nila ng mga business experts, kailangan po nila ng mga multimedia specialists, kailangan po nila ng mga professionals to propel their businesses. And makikita nyo po dyan na yung atin pong decision to open programs ay industry-driven. Meaning to say, the industries are the ones telling us, these are the working professionals that we need. So, kaya magtatanong po kayo, yung isang anak ko, ang gusto ay nursing, ang gusto ay mag-medicine, ang gusto ay ganitong mga programs, ang sagot po dyan ng MCL, wala po kaming ganong programs. Bakit? Kasi wala pong ganong need ang industry. So, ang mahirap po nun ay baka mamaya later, nagpa-graduate tayo dun sa mga programs na yon, tapos unemployed, and sasabihin ng mga parents, eh bakit kayo nag-open ng ganyang program? Then sasabihin ng mga industry oversubscribe. Ayan. So, yun po, gusto ko lang ibigay yung assurance sa parents that we are opening programs that are number one, industry relevant, and number two, industry preferred. Okay? So, that also gives enormous opportunities for our students, lalo na kung magka-college po sila, dahil yung mga industry-based capstone project o JT practicum internship opportunities ay napakadami po dito sa Santa Rosa and Calamba areas. At napaka-importante po niyan because if we are talking of outcomes-based education, yung industry exposure, internship, practicum, yan po ay isang pagpapatunay na yung tinuro sa loob ng eskwelahan ay relevant sa totoong pangangailangan ng industriya. Kaya po lahat ng mga program sa college ay merong immersion sa industry through capstone, through OJT, through practicum. And also, we are very happy that the Department of Education is also aligning their curriculum to that direction by having the work immersion program for our senior high school. And maybe later, Teacher Tony will be in the best position to share with us the experiences of our students in their work immersion program because that's the assurance that we really mean quality, not only in our college programs, but also in the academic preparation in the senior high school level. Okay? So, next slide po. Ito po, baka hindi ma-appreciate masyado ng parents because we're talking about convenience and accessibility, but our senior high school will be fully online for the entire year because we're following the directive of the Department of Education. And kagaya ng sinasabi ko dati po sa viewpoints, kung kami po ang tatanungin, 100% ready ang eskwelahan na magbukas ng mga laboratories, ng mga lecture rooms, ng facilities, ang mga teacher ay ready for blended learning, meaning to say combination of fully online and the residential or face-to-face classes. We are ready, we have been ready, and we have been doing that since 2008. But we are also following the directive of the government that as part of the COVID-19 precautionary measures, we need to cancel, we need to postpone the residential classes. But then again, once the government allows us, I am reassuring the parents that we can go back to the classroom because everything is ready. Nevertheless, we are assuring also that safety first po tayo pagdating sa educational delivery ng mga bata. Pasadaan lang po natin ito. We are accrediting point-to-point shuttle service po. So once the classes resume, meron po tayong mga available shuttle service providers na pumipick up at umi-station sa Calamba. Meron din po sa Santa Rosa, sa Binyan, sa Muntinlupa. Ayan. So, ito po yung mga locations nila
papasadaan lang po natin. Ayan. Anyway, we'll be posting this naman po sa website later po kung magre-resume na po yung klase para familiar po kayo kung ano yung mga pick-up points ng ating mga students. Ayan. Convenience and accessibility right here. But for this school year, we will have a fully online school year muna po. Yeah. Surpassing the limits to lead on the use of educational technology. So, immediately po, because of the condition, we needed to shift the enrollment to remote enrollment and to some extent that gave the parents and the students a chance to explore Blackboard Learn, which is our learning management system. And similar to what I am saying, sa Blackboard po, sa viewpoints po, gusto namin na yung mga parents ay updated sa nangyayari sa mga bata in terms of instructional delivery and their pacing in the educational program. That's why maganda po yung cooperation among the teachers and the parents and the students also. That's why from time to time po, kausapin nyo po yung mga teachers, check nyo po yung Blackboard Learn site ng mga bata. Huwag nyo lang pong sasagutan dahil kayo po ang matututo at hindi po yung bata. So, yung Blackboard Learn po is our LMS. It's a proprietary, ibig sabihin non-free or yung ano ba tinatawag, mga freeware. Yan po ay binabayaran natin ng hindi kamurahan. Ibig sabihin po, we are investing on education because the collaborative tools of Blackboard Learn will definitely aid us in the delivery of a good and sound educational and instructional program for our students. Yan. In detail po, i-discuss po ni Teacher Tony later kung may mga questions po kayo, which is, meron na po ba tayo? Meron pa lang po tayong tatlong questions dito. So, magpo-post po ako ngayon. Yan. Good morning to all. Please post your photos po, or other photos. Please post your questions here at the live event Q&A. Ayan. Your comments and questions here. Sasagutin po natin yan ng live because chances are yung tanong nyo po ay tanong din ng marami. Kaya tanong po kayo dito sa right portion, yung live event question and answer portion ng ating Cyber Lounge. Okay? So, also with us in this forum is the Director of the Student Affairs Office kasi yan po ang isa sa mga katanungan sa ngayon. Paano po yung campus life ng mga bata? Naniniwala po tayo na yung development ng bata ay hindi lang dapat sa academic side. Yung personality development po ay importante at ito po ay mapapacilitate sa pamamagitan ng isang campus life program na nung tayo ay mga high school, alam natin na dito tayo nag-improve, dito tayo nag-develop, dito tayo natuto makisalamuha sa mga tao. But the question is, how are we going to do that at the time of the pandemic? And join me in welcoming the Director of the Student Affairs Office, Professor Angelito Platino, who will be talking to us to discuss, to present the program for the Campus Life program. Ang tawag ko, Cyber Campus. Ang programa po ay e-campus. Ano man po ang gusto nating itawag sa kanila, isa lang po ang sigurado, merong Campus Life program for our students. Sir Lito, are you there? Good morning, Sir James. Ako, naligaw ka na eh. Kanina, medyo bad network quality tayo. I hope na received na ni Mia or ni Ma'am Nats yung aking pinadalang PowerPoint presentation. So, good morning po sa lahat ng mga parents natin, even siguro mga students. Makinig lang po kayo maigi at kung may mga tanong kayo mamaya tungkol sa tinatawag nating Cyber Campus or e-campus life, marami po kayong sigurong marirealize rin about the current situation at kung ano ang gagawin ng MCL tungkol dyan para ma-transition natin ang buhay campus. Hindi man kaparehong-kapareho nung nangyayari sa usual dati o sa normal dati. Subalit sa pamamagitan ng technology, more or less magkakaroon ng feel ang mga anak po natin, lalo po kayo, mga bago pong students,
siguro yung pong mga dating students namin, alam na nila po yun, pero po yung mga new students, they will still have a feel of what is Malayan College is all about dahil sa amin pong gagawin na transition to e-campus or pareho po yung tinatawag nating cyber campus life. So magandang umaga po sa inyo. Mamaya po dun sa part kong yan, yung pong aking isi-share sa inyo. Okay, so while waiting for Sir Lito Platino, sagutin po natin yung ilan sa mga questions ng ating mga parents. Until when po ang enrollment? Sabi ko nga, pag may nagtatanong po na ganyan, binabaliktad ko yung tanong eh. Kailan nyo po gusto mag-enroll? Ayan, kasi po ang consequence po ng masyadong mahabang enrollment period ay nawawalan po ng opportunity yung mga bata na mag-join dun sa ating cyber camp. Kagaya po ngayon, we are already done with that first 2 weeks. Bagamat ma-access naman po yon ng mga late enrollees, na-miss out po nila yung interaction part wherein they can actually collaborate with their teachers during the live sessions. Kaya po, allow me to reiterate our call, our request to the parents to please enroll the students. Sabi ko nga, last month po, ang laging concern ng mga tao kay Miss Monica at kay Miss Sia, nag-depress na raw po sila dahil ang dami nagre-request ng GSA. Nung makapag-release na po kami ng GSA, wala naman pong nagbabayad pa doon sa lahat ng na-issue ng GSA. Meron naman, pero hindi pa po lahat. Marami pa po yung kulang. So, ibig sabihin po ay, hindi pa po officially enrolled yun. And as a consequence, hindi po namin sila mapapasok sa cyber camp. So, until when po ang enrollment? Asa po yan. Our classes will start this coming August 17. So, for common understanding, best effort po, i-enroll po natin sila bago mag-August 17 para may mahabol po sila doon sa ating cyber camp. May schedule na po ba ang scholarship exam? Unfortunately, wala pa po. Please stay tuned po sa ating FB pages so that we can inform you kung meron na po tayong new schedule for the scholarship exam. My daughter is planning to take up nursing. Okay lang ba na dyan siya nag-enroll for senior high school, STEM strand? Siyempre, okay po, dahil in-enroll nyo po sa amin. Para po mas aligned po yung kanyang strand, make sure po na STEM S ang kanyang tinake. STEM Science ang kanyang tinake po na strand. So, ka-replyan ko po ito. STEM Science is the recommended strand. Reply din po kayo kung tama po yung pagkaka-enroll dun sa bata. How about the transferees for senior high school? We have not received a confirmation yet. We've submitted all necessary requirements, pati the original copies, nasa MCL na din. Siguro ba ito yung mga before ng lockdown? So, Miss Mia, yung in charge po sa transferees, she's now working on the transferees po. We'll give you an update. Mas maganda rin po to call our helpline so that you can get an actual status of the transferee application of your child. Ayan. As a parent, can I have my username and password for the Blackboard Learn? Pwede po, mag-enroll po kayo. Joke lang po. So, hindi po pwede dahil ang Blackboard Learn po ay para sa students. So, ang binibigyan lang po talaga ng username and password ay yung students. Ayan. So, kasi po, pag binigyan po kayo ng username and password, makaka-join po kayo dun sa mga classes as a regular student. So, mawawalan po ng integrity yung ating instructional delivery. Kaya po, for control purposes, ang binibigyan lang po ng username and password ay yung mga enrolled students. Mag-i-issue po ba kayo ng school ID? Yes po, definitely. Bakit po? Kasi pag pinayagan na po ang eskwelahan, kailangan po ng school ID kasi para po yung quarantine pass. We might adjust the design of our school ID para po yung mga in case of emergency, tsaka yung mga conditions, health conditions ng bata na pwedeng ilagay doon without violating the data privacy, ay ilalagay po natin for the safety and security of our students. Yun po ang dahilan, bakit po namin kayo nire-require na magpasa sa Blackboard Learn ng ID photo. Kasi hindi po namin kayo mapipicturean dito, kaya nagpapadala na lang po kami, nagre-request na lang po kami ng ID picture from your end
dressed a white background. Sabi nga po nung isang estudyante, paano ako magpapapicture, bawal ako lumabas. Pupunta ako ng picture city. Sabi ko, Diyos ko, iho, pag meron puting pader dyan sa likod mo, magpicture ka dyan using your mobile phone, send it to us so that we can process your ID. So definitely po meron, because that more than anything else, that's a security and safety material for our students. Okay, Sir Lito, are you there na? Yes, Sir James. Pasensya na kanina. Nagkaroon ako ng technical difficulties. Okay. Okay now to share. Okay, can we proceed? So again, Sir Lito Platino is the Director of the Student Affairs Office. You may continue, sir. Okay. So, muli, good morning po sa inyo, aming mga dear parents. No, we would like to thank you for giving us this opportunity to be part of your time, very precious time this morning. We say you are the one giving us this opportunity because kahit po naman namin i-open ang aming cyber campus at this point right now para maka-reach out sa inyo, kung halimbawa ay hindi po kayo narito, then hindi po nangyayari to ngayon. So thank you so much po, and welcome to our CyberLounge ngayon pong umaga. Allow me to share with you this morning kung ano po ang ginawa ng MCL para po yung tinatawag nating campus experience ng mga students namin before the pandemic ay more or less magkaroon ng feel ang ating mga students, lalo na for you na bago po ang inyong mga anak. Of course, medyo exempted po dito, nabanggit ko nga kanina, exempted po yung mga dati na naming estudyante sa senior high school, naranasan nila ang normal o usual campus life for about 2 terms. Naranasan po nila yan. Naramdaman nila kung paano sila makaka-adjust ng maigi sa academic life nila dahil sa tulong ng kapwa nila mga estudyante, dahil sa environment na kanilang kinalalagyan. So ang topic ko po ngayong umaga ay MCL Transition to E-Campus Life, Connect, Collaborate, and Catalyze. So going to the next slide, please. Kanina po may nabanggit si Sir James patungkol sa pagiging outcomes-based ng MCL. Itong bagay na pong ito, hindi po namin ito bibitiwan. Mananatili pong outcomes-based ang Malayan Colleges Laguna, sapagkat yun po, unang-una, ang amin na talagang napasimulan, which later on ay na-adapt o in-adapt ng Commission on Higher Education na dapat ay implementable na for all schools. So in other words, what we're seeing is kasama po ng other Mapua schools, particularly Mapua University, ang Malayan Colleges Laguna po ay isa sa mga matatawag natin forerunner ng outcomes-based education. Ngayon, ang Malayan Colleges Laguna po, based on the vision, hindi ko na po sinama dito, ay naglalayo na siya'y maging global steeple of excellence in professional education and research. Yung idea po ng steeple ay ganito po yan. Alam nyo naman po yung ibig sabihin ng word na steeple. Yung mga buildings po, kung mapapansin nyo, meron po siyang parang mas mataas pang nakalagay sa pinakaibabaw niya. And then, yun po yung way eh, para yung pong mga, sabihin natin, yung communication. Pero nung olden times po, lalo na yung mga simbahan, parang matulis po yan eh. Ang nagiging effect po sa mga tao ay pinagmamasdan nila yon. They look up to it. They look up. So that's the idea. That's the idea. Yung steeple po, it simply means that we want to be looked up to when it comes to professional education and research. So, kasama po dyan, syempre, yung integrity, yung credibility, and yung excellence and virtue na amin pong pinakamoto. Now, under po ng vision namin, meron kaming mga mission, but I would just like to focus on one,
because it has something to do with the learning environment. If you don't mind po, no? Kasi magiging mahaba tayo, no? And dito po, sa nakikita niyo sa slide niyo yun, nakasabi po dyan, ng isa po sa three-pronged mission ng Malayan Colleges Laguna is that we will provide the learning environment that would transform our students into globally competitive professionals. Ngayon, kung meron po kayo nakikita dyan na los, cos, sos, teos, ang ibig pong sabihin ng mga yan ay learning outcomes, course outcomes, student outcomes, and program educational objectives. Yung program educational objectives, nabanggit pong malinaw kanina yan ni Sir James, na yan po yung panahon sa loob ng mga first 5 years. Ang mga students namin ay nasa industry or nasa profession na kanilang pinili kung sila po ay nagnegosyo or naging self-employed and the like. We contact our students, no? We contact our students the first 5 years because we believe to a great extent may impact po yung LOs, COs, and SOs sa kanila. First 5 years, naniniwala po kami doon. Pero after that, hindi na po namin sasabihin na kami pa rin yun, no? Kasi sa amin, yung pong building up. Ngayon, ito po yung building up, LOs, COs, SOs. Konti lang po ito ha, para po maintindihan natin kasi i-coconnect ko po ito sa e-campus life or cyber campus life. Yung LOs po, yan po yung nagaganap ng mga outcomes sa loob ng classroom or sa ngayon, magiging tinatawag nating e-classrooms or cyber classrooms. Noon po, hindi lang po namin ngayon lang ginagawa yan. Even before, ginagawa na po namin yung mga e-classrooms. Yun nga lang po, blended learning. I'll discuss that in a little while. Yung pong COs, pag pinagsama-sama natin yung mga learning outcomes, yan po yung outcomes ng course. Sa MCL po, tinatawag namin yung subjects na course. Okay? Yung pong SOs, pag pinagsama-sama po natin yung results ng mga COs. Yan po yung sino yung magiging ang estudyante namin pagka-graduate na nila at yun po yung armas nila o yung equipping nila sa kanilang pagkakaroon ng PEOs later on. So, mapapansin niyo po, naka-scaffold po ang learning outcomes o ang pagkakaroon ng outcomes, yung mga demonstrable behavioral achievements related to what they need to learn so that they may succeed in their life and in their profession. So, going to the next slide po, i-coconnect ko po ito ngayon sa transition namin. Let's go to the next slide, please. Sa transition namin into what we call e-campus life. Ito po yung context eh. Dalawa po yung nakikita yung images, di ba? Yung first image, yung from, yan po yung normally noon nakikita yung MCL. Okay? Hindi naman po namin yung iniiwanan na. We still hold dear to that image. Mahal na mahal po namin yan. But, dito po sa ating pagta-transition, which we believe ay hindi naman magiging permanent, dito po, magiging tayo yung tinatawag nating Malayan Colleges Online. Ito po ay magkadikit na dalawang bagay na. I'll be explaining it to you in a little while as we go to the next slide. Alright. So, yung una po, na nakita niyong image, ito po yung situation before. Yung mga students namin na senior high school dati, naranasan po ito. They experience blended learning and they experience regular campus life. Yung blended learning po, may face-to-face interactions sa loob ng classroom and even outside the classroom, depende po kung ano po yung learning outcomes na tina-target ng aming mga students, no, na fina-facilitate ng mga teachers and professors. And yung po tinatawag naming complement niya sa Blackboard Learn or Learning Management System kung saan doon po ginagawa yung mga assignments, mga online tests, and the like. No? So, kahit po wala sa classroom ang inyong mga anak, tuloy po ang learning niyan dahil doon sa
tinatawag naming learning management system. And then meron pong regular campus life, kung ano po yung nagaganap na buhay sa campus. Ngayon, magta-transition tayo po for the meantime, no? Habang nagaganap itong kwan. So, as we go to the next slide, ito po yung tinatawag naming MCL Online. Alright? MCL Online. Whereby, pansinin nyo po, nagkaroon ng pagbabago, yung dating blended learning, gagawin po namin, actually, nag-start na po kami ng mid-year term, na full online learning. And then, yung regular campus life, kung makikita nyo po ngayon dyan, ay magiging e-campus life na. Alright? E-campus life na siya. So, to some extent, yung e-campus life ay unti-unting naranasan na rin ng mga students namin nung third term. Kaya lang, hindi pa siya ganun ka-structured. So, ngayong school year, we'll start with that. And let me define po what campus life is all about. Let me share it with you, no, as we go to the next slide. Para makita po natin yung difference ng regular campus life, next slide please, and what we call the e-campus life. So ano po yung definition ng campus life o yung regular campus life according to campuslife.com? Please be with me in here. You can read it with me. Sabi po dito, it is the totality of school-based interactions and interrelationships among students that lead them to meaningful shared experiences, which enable them to face life issues while pursuing a balanced life mentally, physically, spiritually, and socially. Social interactions and interrelationships na school-based, may kaugnayan sa school. Mga magulang, magkakaroon po ng influence ang Malayan Colleges sa inyong mga anak dahil sa komunidad na kanyang kabibilangan. Yung social interactions po ay school-based. Lahat po ng kanyang makakasalamuha sa school, meron pong influence na kami sa kanila na unti-unti mararamdaman ninyo habang sila ay nag-aaral sa MCL at kapag kinakausap sila, may mga pagbabago na gaganap sa kanilang buhay dala ng campus life nila, in which they have meaningful shared experiences and this enable them to face life issues. Madami pong issues sa buhay ang ating pong mga anak. Mamaya po, madadaanan ko ng konti yan. As they pursue a balanced life mentally, physically, socially, and spiritually. Eh, paano naman yung e-campus life, Sir Lito? Ano naman yon? Okay, let's look at the next slide. Ano po ang definition natin ng e-campus life? So we would just like to adapt, no, the same definition, but this time, may konti na tayong changes or talagang may pagbabago tayong makikita, pero in a little word lang or in a phrase. And this is it, no? Ito po yung via digital platforms. Via digital platforms. In other words, especially for our new students, grade 11, and new students na freshmen, na hindi pa po nakapag-aral dito specifically. Digital platform po ngayon ang sisikapin naming maging paraan para maramdaman ng inyong mga anak yung usual na nangyayari sa campus. Alright? So, it's the totality of school-based social interactions and interrelationships among students via digital platforms. Kung ano man po yung mga yan, I'll be sharing with you in a little while. So, that will still enable them to face life issues coming from their meaningful shared experiences while they are pursuing balanced life mentally, physically, spiritually, and socially. Okay, going to the next slide. We have established three imperatives for e-campus life. And they are as follows. Alright. First is the mindful understanding of today's youth. Second, community building through digital platforms. And third, learner-centric e-campus life framework. So madali po yung maalala kasi MCL po ang ating acronym. Mindful understanding of today's youth, yung po yung mga anak.
Number two is community building through digital platforms. Dati po, nakaka-build kami ng community by the real life, but this time, digital platform. And the third is learner-centric e-campus life framework. Let's go to the first one. Mindful understanding of today's youth. Alright, let's go to the next slide, please. Okay. Sa mindful understanding of today's youth, I think you're going to agree with me po dito sa bagay nito. This is something that probably you observe among your kids, but now you are going to have a better realization of it. Pag gusto po natin maunawaan ang youth of today, merong tatlong relevant concepts concerning them. The first is what we call FOMO sapiens. FOMO sapiens. Ang ibig po sabihin ng FOMO is the fear of missing out. The fear of missing out. So, ang mga kabataan po ngayon, generally, they have the fear of missing out syndrome or the FOMO syndrome. That's why we call them FOMO sapiens. So, this refers to the feeling or perception that others are having more fun, living better lives, or experiencing better things than they are. Tama po ba yan? Tingnan niyo po yung inyong mga anak. No? Daba, marami po ako napapanood ng mga memes. Okay? Pinaghuhugas nila ng plato. Nakahawak pa rin sa kanilang mga gadgets. Halos buong araw nila, naka-gadget po sila. Huwag po kayong mag-alala pagdating ng pasukan. Sapagkat yung gadget na yan, no? Magtiwala po kayo. Assuming po, of course, na inyong mga anak ay diligent sa pag-aaral, dahil pag hindi po nila tinransform itong gadget na to into their e-campus, ay amin na po sasabihin sa inyo, mahihirapan po ang inyong mga anak. But we will take advantage of that characteristic of today's youth called FOMO sapien, yung fear of missing out. Na kapag kami pumasok na sa Blackboard Learn, pag kami mga student organizations na nag-advertise na activities nila related sa strand niya o sa program niya, eh hindi siya makaka-miss out. Because ito ngayon ay gagamitin niya not for ano na ba nangyayari sa mga classmates ko nung araw, ano na ba nangyayari sa mga friends ko, ganito, ganito. Hindi na po more on ganun, kundi focus is yung campus life related to their studies. The second concept is what we call egolatry. Para pong idolatry, but dito po, hindi po idols ang kanilang nagiging mga focus. Ako po ay may mga anak din, mga medyo idol-idol nila, yung mga Korean K-pop, at medyo nagtatalo kami dyan, pero minsan pinababayaan ko na po eh. Pero ang isa pong katunayan ay yung egolatry, wherein they are unable to turn their eyes away from themselves. Kaya po minsan, hindi po ba nyo realize, nagkakaroon kayo ng, with your kids, nagkakaroon kayo ng conflict or misunderstanding. Why? Kasi yung age nila ngayon, at yung panahon natin ngayon, makes them focused more on themselves and who they are, rather than others and the broader world. And what we want to happen is that through the cyber campus or the e-campus life, ito pong inyong mga anak ay makita kung ano nagaganap sa buhay nila sa Malihan Caljus, Laguna through the lens of their gadgets na magkoconnect sa kanila sa e-campus. And therefore, hindi sila magiging focus lang sa kanilang sarili, kundi sa kanilang mga teachers, mga friends, sa CGC, Center for Guidance and Counseling, sa campus advising, sa mentoring na pwedeng mangyari sa kanila with our student organizations, sa mga student organizations, or kung gusto nilang maging campus leaders later on, kailangan po meron silang connectedness sa e-campus life natin. And then the last thing na gusto ko pong maunawaan natin about your kids today na palagay ko nare-realize nyo is the dearth of interiority. In other words, pag sinabi po natin may dearth of interiority, yung focus po nila superficial, external lang. Ano itsura ko? Ano? But yung being, yung inner life nila, medyo nakakalimutan nila yon. To be good people, to realize who they really are. Alam niyo po, ito po ang isa sa mga magiging, probably, baka conflict na, pero baka maganda po, ha, na maaaring maranasan po ng inyong mga anak. Ito po yan.
I think marami po sa inyong mga anak ngayon, and I believe, no, na hindi pa sila talaga sure sa kung ano ang kanilang gustong tahakin na karera ng buhay. Yung mga college students po, more or less, malinaw na. Now, yung pong mga nasa senior high school, pumili po yan ng strand. Pero marami po dyan, along the way, may mga realization pa rin because nagkaroon sila ng inner life. Na nakita nila, Mommy, hindi talaga ako pwede maging engineer na katulad ni Daddy. Pinangarap ko kasi bilib ko kay Daddy, pero Mommy, na-realize ko. No, na-realize kahit na ang galing-galing naman talaga ng teacher ko sa math, Mommy. Mommy, ang dami naman talaga akong mga peer mentors na nagtuturo. No, napaka-supportive naman, pero Mommy, talagang hindi po ako, Mommy, para sa engineering. Ayan. Well, sana po yung ganong realization ay sapagkat ginusto niyang maging engineer pero may realization na mukhang hindi siya po pwede lang. Of course, ewan ko po kung may mga parent pa na pinipilit nila sa kanilang anak na ito yung kuhanin mo. No? Hindi ko po alam kung may ganon pa rin. But of course, sa mga younger years ng ating mga anak, meron ho talaga tayong say sa kanilang buhay. But as they grow older, nais ko pong sabihin na may mga inner life realization po na identity ng ating mga anak that we really just have to accept and support. At ang MCL po, through the online learning capability and campus life, is here to help your kids na yung kanilang holistic development ay ma-realize nila. Okay, so tandaan niyo po, ang inyong mga anak ay FOMO sapien, they fear missing out, meron pong egolatrous tendencies, gusto nila, sa sarili lang nila sila, and then meron pong dearth of interiority yung ilan. Kaya ito po yung nakita namin na dapat matutukan namin sa pagka-transition into e-campus life. During this pandemic po, parents, madami po kaming mga naging encounters, no, na mga students na talagang they needed counseling. Kaya yung e-counseling services po namin, ang amin po mga guidance counselors, even 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, may nakitang mga students namin nag-post na nag-block yung kanilang profile picture, eh kinakontakt na po namin yan. No? Sapagkat we would like to really know how we would be of help to them. Yun po. And then, syempre, kung may mga student organizations po yan, makakatulong din po sila. Which we encourage, by the way. Alright, going to the next item. So, yung una po is mindful. Let's go to the next slide, please. The next one, the first one is mindful understanding of today's youth. That is who your kids are. Now, we will go to community building through digital platforms. I am not going to discuss the details po. But this is what community building is all about. And meron po akong concept na gustong i-share sa inyo. And this is the concept of the liminal space. Alright? We had community. We build the MCL community in a particular way before the what we call the pandemic. But now, we are what we call in a liminal space. By the way, yung liminal space po, hindi po yan pang-organization lang. Ano? It could be personal if you want. Pwede po sa inyo sarili. Every now and then sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng liminal space. It comes from the Latin word limen, which means threshold, or it's any point or place of entering or beginning. Meaning, merong what was na hindi na yun yun, and what's the next na hindi pa naman. So, nandun sa gitna. Now, kayo po mga parents ay nararanasan niyo po yan, no? Every now and then. Dati, kayo po ay wala pang anak, and then, infanticipating si mommy bigla. So, first time, liminal space po yung panahon na yon. What will happen? What will happen during the pregnancy period? Hanggang sa makapanganak. That's the new situation ng buhay. Until nagkaroon ng pangalawa, nagkaroon lumang trabaho, bagong trabaho, magde-decide kayo, mag-a-abroad ba? Hindi, nandito. Or mag-a-abroad.
dumadaan ho tayo lahat sa liminal space. Okay? Even our kids. Now, ang MCL po ay ganun sa ngayon. We are in a place of transition, a season of waiting and not knowing. The only thing that we know is where we are right now. But yung ating mga pinaplano, we don't know what may come up. Meron po kami framework na ibibigay dito, but we know what we don't know really kung ano magiging outcome nun. Although we have established 3 na bamagitin ko mamaya. So from the usual real community building na nangyayari sa loob ng campus, this time, digital community building ang mangyayari po sa atin, sa amin, lahat, kasama na po ang inyong mga anak. And ang mga anak po ninyo, hindi namin sinasabing walang may co-contribute. We know they will be able to contribute somehow at some point. But in this liminal space that we are in right now, kapit lang po tayo, matatransition po natin ng malinaw at maayos itong from that what was and to the next that we are about to see ourselves and our kids as well. Okay? Let's go to the next slide, which is about the learner-centric e-campus life framework. Okay. Ngayon, kanina po, I talked about outcomes. Okay? Meron po ako sa inyo i-share din na ano po yung outcomes na ating aasahan sa mga anak natin when it comes to their e-campus life. Okay. Wag muna natin ilabas kaya yung mga arrows para ma-explain ko to ng maayos. Okay. Thank you so much, Mia. Ngayon, ang tignan po natin ngayon itong triangle na to, which is our campus. Okay? Sino po yung nakikita niyo sa gitna? Meron po siyang letter L. Okay? Hindi po ako yan. Lito po ang pangalan ko, pero hindi po ako yan. Yung L po na yan ay si learner. Yung pong inyong anak. At marami pang iba. So, yung triangle, ito po yung digital platforms ng e-campus. Kabuuan ng e-campus. Okay? Na dapat maging participative ang inyong mga anak. Tatlong bagay po ang aming aasahan na gagawin ng inyong mga anak through this digital platform para ma-enjoy nila yung e-campus life as we are here right now. First, outcome natin is for them. Next slide to. Ayan. Okay. First is the connect outcome. We are looking at the situation that your kids will be connected with MCL. Ano po ba ibig sabihin ng connection? Ito po yan, no? Pag sinabi po natin connection, it is the sense of identification with MCL in general. Okay? The sense of identification with MCL in general. Pakiclick natin at lalabas yan. Ano pong ibig sabihin nun? Alam niyo po, nung normal na panahon ng araw, ang mga estudyante namin eh, palibasa, hindi ho sila naka-uniform every Monday lang. Magugulat ho kayo, hindi nagtatanggal ng ID yan. Nakasakay na sa jeep, nakasakay na sa school service, naka-ID pa rin. Which we believe kasi, they are proud to be Malayans. And they want people to know na taga-Malayan ako. Kasi nga naman, eh, kami po, naka-civilian lang ang mga estudyante namin. So yung ID na yun, that's their way to have a sense of identification. So, ang una pong thrust or outcome na dapat ang inyong mga anak ay sikaping maranasan is yung sense of identification with MCL in general. They can be proud that they are part of MCL. Na kanina nabanggit ni Sir James, eh sir, wala naman kayong ginawang ano eh. Wala naman kayong ginawang pagsasala sa mga anak namin dahil ang ginawa nyo ay open admission. Alam nyo, ito po ang gusto ko sa inyong mangyari. Ito po gusto ko maunawaan ninyo about our open admission. Pag tinanggap po namin ng inyong mga anak, by the way, yun pong tinatawag nating admission na ginagawa ng ibang schools, no? Nag-i-establish po kasi sila ng exclusivity eh. Which is, in the new normal, parang ang hirap namang isipin na ang isang educational institution ay gagawin pa yon sa mga pamilya na nais ng kanilang anak magkaroon ng magandang kinabukasan. So to us,
if you just want to be part of MCL in order for you to prepare for the future, eh, open admission tayo, ang gagawin lang ng bata is to establish connection, which is the sense of identification with MCL in general. Okay, mamaya po may mga ilang details tayong babanggitin dyan. Number two, after they become connected with MCL, the next item is for them to learn how to collaborate. And that is to have a sense of belongingness with MCL groups in particular. Meaning to say, kung inyo pong anak ay STEM-M strand, math, STEM-math, then they can collaborate with like-minded people and like-hearted people na talagang particular sa mathematics. Kung mahilig sila sa dance. Oh, abay, nakakatuwa po na e-studio nga gawin, they're dancing, magkahiwalay, pero they're able to connect with one another. Kung gusto nila ay poetry, arts, and they make use of, they can collaborate. So, may sense of belongingness nila with a smaller group. Ito po yung idea na smaller is bigger. Gets mo ba natin yun? Smaller is bigger. Part sila ng MCL eh. But they get to become more with being less. Yes, yung sa small group na yun. But that would happen if they collaborate. And then alam niyo po, yung anak niyo, when they learn to collaborate, at some point, magiging leader po yan. And that is po, yan yung tinatawag nating catalyze. Ako, medyo naiwan yung ating arrows, no? Nasa catalyze na tayo. Yan po yung pagiging leader. If they learn to collaborate, then later on, they will be leaders amongst equals. Okay? Click ko natin tuloy yung ating PowerPoint presentation. Okay, nasa catalyze na tayo, Mia. Tuloy na lang. Okay? Alright, yung catalyze, yan po yung leadership in which they have a sense of actualization to lead. Sila na po yung magiging leader ng student organization. When I say leader, hindi lang naman po yan yung pinaka-president, no? Leadership is being assigned a leadership role and they're willing to actualize themselves as they lead. So, tingnan niyo po yung progression, ha? Mag-start ang anak nyo by connecting and then connecting with MCL in general. May problema sa emotions, sa personal life, go to CGC and so forth and so on. Collaborate, okay, sa groups niya, and then catalyze, lead others. Okay? Alright. Dako na ho tayo sa last point. Paano po mangyayari itong connect, collaborate, and catalyze? Okay. In connecting, we are coming up with continuing orientation programs on all aspects of MCL student life, both for new and old students, parents of new students. Ito po, ginagawa na natin ngayon. And then, there will be digital institutional welcome week for new students so they can establish connection already. Magulat po kayo, inyong mga anak, meron pala sila mga friends dito sa MCL. We will also enhance our guidance and counseling services through mental health course modules. Ito po ang katotohanan na, dear parents, yun yung pong mga anak, sigurado po, makaka-encounter po yan ng mga personal issues. Let them keep on connecting with our guidance and counseling services. And then we have the stronger online presence of our Kabalayan on MCL developments. Kalalabas lang po nung latest edition ng Kabalayan. Ito po yung student publication ng Malayan Caldas Laguna. Ngayon, parang magazine type po yung nilabas nila. So that's the, ito po yung mga initial ways by which ang inyong mga anak could connect with MCL. Yung ma-feel nila, taga MCL na talaga ako. Number two, collaborate. We are going to give digital support for all our recognized student organizations and student councils to MS Teams. My dear parents, though, we are now looking at the possibility of having our own parang Facebook naming pansarili, but it's not called Facebook. Hindi ko palang po sa inyo masabi kung ano po yung platform na yun. But yun po ay pang MCL lang. Kasi marami pong bagay na dapat sa campus lang talaga yon. Ngayon, pag ginamit po natin yung mga social media platforms, ayaw po natin ang ating mga anak na ma-expose sa mga unscrupulous people. So, we'll be giving digital support sa aming mga student orgs na recognized student councils
through MS Teams para yung kanilang activities doon nila magagawa. We'll be having specific online college welcome for new students. So yung mga student councils po, magkoconduct po yan ng online welcome din for their kapwa students in the colleges and senior high school. May mga peer mentoring teams po na ni-require namin for academic student organizations para yung inyo pong mga anak maging member ng mga ito at ma-inculturate sila. By the way, yung peer mentoring teams, yan po yung kung paano sila makaka-adjust maigi sa MCL, lalo na kung nahihirapan sila sa ilang mga courses or subjects. Then let's go to the last one, catalyze. So, the first one is connect. Second one is collaborate. Now they become leaders. Medyo matagal pa po ito. Baka second term, second semester pa ito, o second term ng inyong mga anak, or baka much longer pa in development ng leadership. So magkakaroon tayo ng mga leadership development webinars, which will be required of all student organization officers, and also succession programs for the student organizations. Pero lahat po ng members ng student organizations, they can be part of leadership learning modules. Our students can also be part of community engagement that will be required for all student organizations. So very important po na maging part ng student organizations ang inyong mga anak. Before the start of classes and during the first 3 days of classes, may mga activities po online na pwedeng samahan o i-join ang inyong mga anak. Please encourage them para may feel na sila about what MCL is all about. So, nabihin ko lang po ha. Connect with MCL. Collaborate with smaller groups of MCL. And then lead these smaller groups so that they can collect others to collaborate and catalyze others as well in the end. Now, to end my talk this morning, magpas na ho yata ako ng oras, pasensya na Ma'am Tony for your part. Ito po yung nice naming sabihin sa inyo, nice kong sabihin sa inyo bilang pangwakas. Next slide, please. Now, there is a sacred space where the old world is able to fall apart and a bigger world is revealed. If we don't encounter liminal space in our lives, we'll start idealizing normalcy. Dear parents, ito po ang katotohanan. Tayo pong lahat ngayon nakaka-experience ng shakening of a lot of things. Shakening of our employment, shakening of our faith, shakening of our relationships, shakening of our current experiences. Magkakaroon po talaga ng changes. Napakaraming changes. And this really happens. We are right now in that transition phase to a new normal. And we would like to commit to you that Malayan Colleges Laguna will help you facilitate yung transition ng inyong anak from the old way of things into the new way of things. And hopefully, ito pong e-campus life na kanilang mararanasan, if they will be involved, ay makatalay silang maigi to become the leaders that they will become someday, even with your own family. No? When we are now crossing our old age, and we see our kids becoming better, becoming more mature, and becoming more successful in their chosen careers and path in life. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po to Malayan Colleges Laguna. Good morning, Sir Lito. Yes, Ma'am Tony. Yes, I can see some questions here. Good morning to our parents and students who have attended this Cyber Lounge meeting. Maybe while we're waiting for Sir James, we can read some of these questions and answer them. Is there a proper dress code for students during online class starting August 17? Okay, so since you're studying at home, well, similarly, when you come to school, you are wearing your casual clothes. So, while attending your online class, we expect as well that you are at least, especially if this is a synchronous session, that you are at least in a presentable attire
because especially if it's synchronous and your classmates would be able to see you, no, while attending the class. Pero not really a very strict dress code for attendees of online classes, but because of course we understand that you're studying at home. Pero yung presentable naman, especially if you're having a synchronous or a synchronous yung real time ha na meeting or face to face online meeting with your teachers and classmates. So Sir James is here. Sir James, we're trying to address some questions. Can I share something about yung mag-uniform ba or may attire? Yes. Ganito lang po yan, ha? Ganito lang po yan. Dahil tayo ay nita-transition sa e-campus, ang administration po ay merong minimum na instructions para sa mga faculty members as to what... kasi po, yung faculty ang mag-establish ng rules niya inside the classroom, eh. So it's not really kung ano po yung suot and everything, even yung background po. I'm talking about synchronous sessions na binanggit po kanina ni Ma'am Tony, no? Synchronous is yung nagkaklase talaga, no? So pag sinabi po nating pag ang teacher po ay nagbigay ng classroom rules na dapat ang background ay walang mga pictures na alam na po, ibig ko sabihin, no, na makaka-distract sa learning, no? Specific na po yun, babanggitin ni teacher kung ano po yung mga hindi allowed na mga background and dapat yung kasuotan ng inyong mga anak. Of course, we know na hindi naman lahat tayo air-conditioned ang tahanan, so baka mainit. So, basta ang importante po, disente, maayos, hindi makaka-distract, hindi makaka-catch ng attention na yung iisipin pa kung ano ang kalagayan niya ngayon sa kanyang puso, ba't gano'n ang kanyang sinusuot. So, yung attention po, i-call, no? Kapag ka nagkaroon po ng parang hindi pagsunod ng ating pong anak, sa minimum na i-allow ng teacher na dapat kasuotan naman ng ating mga anak na nakalagay naman po sa studentado. Of course, di na kailangan nakasapatos siguro dyan. Yun lang pong, ano, yung mismong nakikita lang sa kanyang, ano, sa screen, sa kanyang pag-a-appear sa screen. So, whatever is decent, whatever is appropriate, no, for learning na hindi makaka-distract, hindi makaka-call ng too much attention to the self, yun po yung kailangan. Okay? Yun lang, Ma'am Tony. Okay, thank you very much, Sir Lito and Ms. Tony, for answering the queries from our parents. And marami rin po akong nababasa pa dito. So, tinatanong about the issuance of the report card. We're saying that the report card is really... the ID. The ID is intended to be a security, part of the security policy and protocols of MCL. So, basically po, dito po nila yan kukuhanin. So, hindi po namin yan i-mail. So, nangyayari po dyan is meron po tayong post-enrollment clearance na later on ay i-design po natin dahil yung konteksto po ng pre-enrollment, post-enrollment clearance natin ay wala namang pandemic. So, i-adjust po natin yan kagaya ng pre-enrollment medical, yung mga ganun po. Na obviously, hindi natin magagawa ngayon. So, once na maayos na po yung requirements for clearance, yun po ay kailangan nilang makumpleto dahil kaliwaan po yun, i-clear sila at i-release yung kanilang student ID. So definitely po, that will be done on-site. So utang po namin yan sa inyo. We will be announcing po when and ano po yung mga requirements for the clearance at kailan po paano madidistribute yung identification cards ng mga new students. Good morning, my son is already enrolled and is joining the Collaborate. How can we know his group or room assignment in Blackboard Collaborate? Yun po ay nasa course. So, palagi ko po, alam na ng mga bata yan. Pagpasok nyo po dun sa Blackboard Learn, sa may left side po ng course page, lumalabas po dun yung Collaborate. Then, lalabas dun yung mga rooms kung may schedule po na online session, then nakalagay join. Pwede po siyang mag-join doon. So, ano lang po yan, practice lang po yan para hindi siya naliligaw doon sa mga online session.
for live, rather online, one MCL and live account concerns, please email our IT services help desk para po kayo ay ma-assist at ma-investigate yung problem about one MCL and about the live account. Transferees also entitled to take the scholarship exam. Wala po tayong scholarship exam for transferees. Ito po ay old students. What the transferees can do is to do well in the first trimester kung college or first semester. And once na maayos yung performance sila, they may qualify for the academic incentive scholarship after the first term na sila ay nag-join sa MCL. Yes, definitely we'll have other sessions of CyberLounge. Teacher Tony, pa-mention yung ating plano for the CyberLounge wherein the parents will be meeting the advisors, the faculty members of senior high. Yes, sir. We're very excited to do that. We have scheduled August 13 for grade 11 and August 14 for grade 12 parents. You will be meeting the homeroom advisor of the section where your child belongs. So, doon po, pag-uusapan nyo with the advisor, yung mga mas detalyado pa na proseso na gagawin natin sa ating mga online class, kung ano ang mga expectations from the students and from the parents as well. Yun po mga bata ngayon, baka naninibago, lalo na yung mga incoming grade 12 natin, Sir James. Kasi when we were, during last year, when we had the trimester calendar, immediately at after enrollment, they were able to see their class schedule and the courses that they have enrolled. Ngayon, baka po naninibago na nung nag-load po tayo yesterday, starting yesterday, at nakapag-enroll na po kayo starting yesterday also, and it's still ongoing until now, wala po kayong nakikitang courses and class schedule. Part po yan ng orientation ni homeroom advisor. Siya po ang magbibigay ng class schedule at ng courses ng mga students natin per section. So, hindi nyo na po yan titignan sa 1MCL. Rather, ipopost po yan ni homeroom advisor sa homeroom BBL course. So, doon po niya yan i-explain kung paano, how we will go about the schedule. If it is synchronous or asynchronous, ipapaliwanag po ni homeroom advisor yan, how we will be treating the schedule that our students have for this semester. Yan, semestral na po tayo. That's it, Sir James. Nakita ko kasi may question about schedule and courses, kaya siningit ko na rin. Pero our parents' orientation, the Cyber Lounge, particularly for SHS parents for this coming school year, we will have it and you will be meeting the class advisor. As I have said on the schedule given, sa ganito rin pong platform, either MS Teams, kagaya nito, or sa ating BBL Collaborate, Blackboard Collaborate. Okay, thank you very much for giving us the updates on the schedules. Actually, may mga nagtatanong na rin kahapon, paano daw yung schedule ba ng classes? Ito ba ay half day, whole day, Monday to Friday? So, maybe we can give them some advance info. Kasi we understand ang dilemma nila. Na-receive nila yung generated schedule and assessment. Pero that's a one-liner thing. So, at least to manage the expectations, even though wala pang detalye, ano ba ang ma-expect natin ng Tony sa kanila? Ito ba ay half day, whole day, Monday to Friday, may Saturday, mga ganon? Yan. Since ang ating pong online class delivery ay fully online, so ang schedule, hindi siya yan ganun kahigpit. But we still provided a class schedule per section. So if your child belongs to the morning sections, mostly yan po yung mga nasa mga A sections, A21, A22 for the grade 12, yung mga ganun po, naka-block po sila sa morning schedule.
But that doesn't mean that all throughout the time that they have a scheduled course ay dapat naka-online. Kasi sabi ko nga po, ay synchronous and asynchronous po yung ating mode of delivery. So for the class schedule, how should we understand the class schedule? Yun pong morning sections at morning schedule, that means that the engagement of the student is expected during that time. Ano po yung mga klase ng engagement? Pwedeng yan po yung attendance nila sa mga synchronous sessions. Pwedeng yan po yung consultation period with a teacher or with a course instructor. Pwedeng yan din po yung mga time na gumagawa siya ng mga online tasks na binigay ng teacher for the courses assigned for that day. Ang ayaw po natin kasi yung masyadong ma-overwhelm ang mga estudyante sa dami ng task na kailangan nilang gawin at ang pakiramdam nila sa lahat ng subject kailangan nilang tapusin in one day dahil sabay-sabay lumabas yung online task. This is what we're trying to avoid. That's why we put a schedule of courses assigned for a specific day. So meron po kayong schedule na marireceive ng Monday to Friday. Pero yung Saturday po natin ay naka-assign din for students to comply with some more online tasks. Ang kagandahan po kasi nito ay mas flexible ang schedule ng estudyante in terms of complying with the online tasks. So yung ating class schedule is for the engagement, online engagement of the students, and that is expected, kaya po binigay yung class schedule. But that doesn't mean that they have to strictly finish all the tasks only within that given schedule. May flexibility po na yung, if pang-umaga siya, yung hapon, pwede yan gamitin to finish other online tasks, and even the Saturday. Kaya po, counted nga natin, Sir James, ang Saturday natin sa ating school calendar, and that's what DepEd also recommended us to do and how to deal with our school calendar for this school year. Para mas mahaba ang panahon ng estudyante na tapusin at mag-engage sa kanyang mga trabaho na binigay sa school. So, ganun siya, Sir James. Okay, so thank you very much. Ayun po, gusto namin linawin po sa mga parents na while we want to be strict with the class schedule po, kailangan natin magkaroon ng flexibility. So yung extended learning time po na lagi nating sinasabi as a new mindset for us to make online learning successful, dapat po medyo tumatak din sa isipan ng mga estudyante na kailangan po silang mag-effort beyond the schedule in terms of appreciating and learning the lessons. So, lagi namin sinasabi yan sa mga estudyante. Kapag walang appreciating, pag walang appreciation dun sa mga lessons, medyo mahirap i-digest, medyo mahirap maintindihan. So, and the appreciation normally takes time para maintindihan din natin yung bagay na ina-appreciate natin. So, yun po, malinaw, while Saturdays may be interpreted as unofficial because it's not part of the schedule, there will definitely be learning activities na unstructured for the students. So, we have one question here. I think Sir Lito can enlighten us on this. My son wants to join the music club, particularly the choir. Is this possible? Ay, kasasagot ko lang, sir. Ito yung masahin ko yung answer ko, ah. Okay. Sa kay ma'am, we have the MCL Chamber Choir, and they will come out with announcements about how students can join the choir. Actually, lahat naman po ng orgs namin will come up with announcements. But what I can do is, at this point, I can see na inyo pong anak ay talagang mukhang gustong-gusto maka-join. Binigay ko po sa inyo yung email ng aming head ng Student Activities and Discipline, Mr. Christian Valorsori Santos. Pwede niyo po siyang i-email para directamente na po makapag-get in touch na kayo sa club na ito sa pamamagitan ng kanilang advisor na si Mr. Christian Roy Panaligan. So, pag in-email niyo po ito si Sir Christian Valorsori Santos, gaguide niya po kayo kung paano makakaget in touch na kagad kay Engineer Panaligan. He's an engineer. He's a
He's a Sir James, no? Ano natin si Science Chemical alumni, no? Alumnus pala. At dito rin siya nagtuturo. At siya ay music lover. Kaya nag-organize siya nitong ano, nitong aming chamber choir. Yeah. Actually, Tristan is one of the founding members of the chamber choir way back in 2008. Okay, sir. Ngayon, when he joined the faculty, isa yan sa mga passion niya na buhayin yung chamber choir na yon by training new talents for the chamber choir. Yan. Is it possible to request a form from the registrar's office siguro ito? Yes, definitely. However, we're following a online process for the filing of requests. So, nasa Facebook and website po natin yung mga online forms na pwedeng gamitin for requesting documents. And definitely po, we can facilitate the request online and we will give you the appointment for claiming. Ayan. Recorded po ba yung quizzes sa CyberCamp? No. Ang sabi natin, yung CyberCamp ay introductory ng learning experience. So definitely, while we are having assessments and we are encouraging students to participate in the assessments, under no circumstance that the ratings in the CyberCamp will affect your academic performance for the first semester of academic year 2020-2021. Arong practice lang. Required po ba na mag-participate sa CyberCamp? No, but we are highly encouraging new students to join the CyberCamp. Bakit? Para yung culture shock ninyo mangyari sa CyberCamp na maka-adjust kayo in a month's time. At para pagpasok sa August 17, hindi nyo sasabihin, ay, ang hirap. Diba? Ang sabi ko nga dyan ay hindi yan required, pero definitely mas magiging madali yung school opening ng August 17 kung kayo ay nagkaroon na ng experience about Blackboard Learn, about collaboration through the CyberCamp. Ayan. Yung culture shock na sinasabi ko, natawa si Teacher Tony, ay ano yon, common response and reaction naman yan when we transition to something new. Diba? Yes. So, sana ano yon, that could positive be taken as, yeah, positive as a challenge for our parents na tayo nga, noong tayo ay nagre-remote enrollment, napaka-challenging. But we gave it a chance and we gave it, what, 2 months, 3 months for us to be get used to the system and work things out. Ganun din po yung online learning. So we're opening it through the CyberCamp. And we are encouraging our new students to participate and also for the parents to take time to check the CyberCamp and check what is happening. Yung class size po ng CyberCamp, malaki po yun, 600. Kasi public lectures po yung nagaganap doon. Pero wag po kayong matakot na yung mga classes will also be by the hundreds. Hindi po. Yung class section pa, sectioning po natin, core sectioning natin, ay 40 to 45. Yun po ang common class size and that will definitely enable our faculty members to manage the class effectively para po hindi naman parang barangay rally yung nagaganap sa calculus lessons, di ba? So, hindi po namin gagawin yon. Baka sasabihin nyo online, sobrang dami nila doon. Hindi po. Gusto po namin na yung mga facilitators, mga mentors ay magkaroon ng time to interact with the students so that they can also adjust the instructional delivery according to the needs of the students. I-group yan ng mga teachers natin according to their needs para magkaroon ng maayos na intervention. In this kind of setup of learning, do you still consider to have the honor student? Definitely yes. And Sir Lito can share with us yung ating determination ng honor students and recognition, and also we have Teacher Tony to yung academic side naman ng reward for our very studious and academically gifted students. Okay, ang nire-refer po dito, kay Mang Tony po yung awarding no ng mga pagiging mga academic honors. Pero alam niyo po ba na dito sa MCL, every end of the semester for senior high school, first time namin gagawin. And then, sa college, we track yun pong top
10% best performers academically. Yung top 10% best performers, we give them scholarship. Yun po yung pinaka, yung kay Ma'am Tony po, award. Yung sa amin po, reward. At ang reward po is financial assistance to recognize yung academic scholarship po ng inyong anak. Prize ko lamang po, tawag namin academic achievement incentive. Sa college is academic scholarship na po talaga yon. So, sa senior high school, makakatanggap po yung nasa top 10% ng either 50% discount sa tuition fee or 25% discount sa tuition fee, yung nasa top 10%. Ang ginagawa po namin dyan, hinahati po namin sa dalawang grupo yung nasa top 10%. For example, example lang po, halimbawa 600 po ang ating STEM students. Usually, pinakamarami sila, no? 600. Yung 600 na yun, ano po ang 60%? Medyo magaling po ako sa math. 60. Actually, naka-ready na po yan. Yung 60 po na yun, yung kalahati nun, top half, 30, yun po yung merong 50%. Yung pong lower half, yun po yung merong 25% sa tuition fee discount. Ngayon, sasabihin ko na po sa inyo ang katotohanan, napaka-competitive po ng mga students namin dito sa MCL. Yung pong akala nila pasok sila sa top 10% dahil nag-term weighted average na let's say, halimbawa, senior high school, nag-term weighted average na 95, 96. Aba, hindi pa rin pasok sa top 10%. Halimbawa, sa 60 students, pang number 68 siya. No? Sa 600 students pala, pang number 68 siya. So, kinakailangan ho talaga focus. Kung ang inyo pong anak ay naghahabol ng academic achievement incentive. So, sa mga may kaya po, ang ginagawa po nila sa incentive, binibigay po nila sa kanilang anak yon as a reward. No? Ba, bibigyan ng bagong gadget para mas maging maganda yung pag-aaral. O yung iba naman ay bagong damit or whatever, reward eh, no? Pero iba po, very thankful ang parents kasi lalo ngayon, pandemic, baka meron sa ating nag-shorten work week, yung mga ganun po, no? Or baka na-lay off or whatever, may ipon lang, kaya nakapag-aral, malaking tulong po yun. Malaking tulong po yung, ano yan, yung 50% sa tuition fee lang po, ah, sa tuition fee. Sa college naman po, ay ganun din. Kaya lang, naka-base na sa grades nila talaga. Hindi po namin inahati sa gitna. At 100% po at 50% tuition fee and laboratory fees naman po yan. So, kaya po yung aming mga students sa senior high school excited ng mag-college. Lalo na yung talaga magagaling. Kasi this time, 100% na labanan. Hindi lang 50. At yung dating 25, 50%. Yun nga lang still, mabigat ang labanan. Talagang sobra talagang competitive at masisipag. Kaya kami natutuwa, no? Na aming po mga estudyante. At ito po, hindi mga honor students, ha? Marami po dito, hindi mga honor students. Tignan nyo po ang mga estudyante naming graduate at nagtatrabaho na sa workplace ng mga engineers, accountants. Marami po sa kanila, hindi na mga honor student ng graduate. It has something to do with what they have gone through dito po sa MCL. Ma'am Tony, baka sa inyo sa award naman, yung awarding every end of the term or every end of the school year? End of the school year, yes sir. Opo. Yung honors po natin ay sinusunod natin yung sa DepEd, although ang ating bracketing ng mga grades ay medyo mas, sabihin na natin, mas mababa. Kasi sabi nga eh, mahirap daw ang aral dito sa MCL. Parang hindi naman din kasi marami namang nagka-qualify for honors, no, at the end of the school year. Pero yun pong awards na binibigay natin, yung with honors, with high honors, tsaka with highest honors, kapag po ang kanyang general average ay naging 90 to 91.99, yan po ay with honors. Pag po 92 to 95.99, yan ay with high honors. At pag yan ay 96 to 100, yan po ay with highest honors. Kahit po ang grade niya ay merong yung ibang subject, merong line of 8, o kahit pa yung iba may line of 7, pero kapag yan ay general average natin at umabot sa 90 and above,
basta wala pong naibagsak ang bata or walang naging C1 or C2 na grade, no, qualified po yan for honor. So, in-award po natin yan at the end of the school year. Kasi ang general average naman, sir, dito ay at the end of the school year. No? Makukuha natin yan pag natapos na lahat ng courses ng bata within the school year. So, ngayon, dahil medyo ganito yung ating sitwasyon, baka yung ating mga incoming grade 12 ay naghihintay kasi nung grade 11 sila, they knew that they qualified for the award, for the honor awards. Ibibigay po natin sa inyo ang inyong certificate. Bigyan niyo po kami hanggang first semester dahil medyo limited talaga ang aming movements ngayon. Since we are in this kind of working condition, pero we, of course, that will be given to you and that would be for early part of first semester. Sir Lito, we will be giving them. Hindi tayo kasi nakapag-hold ng recognition day for the recent school year ng 2019-2020 because of this pandemic. It's really sad. Pero, of course, you still deserve the award kahit nasabihin natin ganitong may pandemic. And we will not take that out from you. Yeah. Ma'am Tony, may papaklarify ako sa iyo tungkol sa GWA ng mga magiging honor graduates natin. Mm-hmm. May pinagkaiba ba tayo sa ibang schools pagdating sa ganitong part, yung pinagbabatayan ng GWA? Yes, sir. Kasi ang ating general weighted average, ang basis po sa graduating, ha, sa, so kung may incoming grade 12 ngayon, you might want to hear this. Kasi ang basis ng ating graduation honors ay hindi lang yung grade 12, but grade 11 and grade 12 general average. So, whatever you have received in grade 12, it will still be considered for the graduation honors. Dalawa po kasi, sir, dito ang ating nabibigay na award for grade 12 natin at the end of grade 12. Meron dyan yung graduation honors, which is what I have said, combining grade 11 and grade 12. So, dapat nag-qualify na yung GWA or general weighted average mo ng grade 11 plus the qualification also for grade 12 for you to receive the graduation honors. Kung hindi naman, halimbawang medyo naging 88 yung iyong average nung ikaw ay grade 11, pero ngayon grade 12 talagang nagsumikap ka at nagsipag, kaya tumaas, naging ang general average mo ay naging 92 or 91 or higher than 90, then you will be receiving academic achievement award. And that is given to grade 12 honors. So, ang kinoconsider naman doon, yung grade 12 mo lang na general average. Hindi siya yung pang-graduation na graduation honors. So, that's basically the difference. Because I think in other schools, for the graduation honors, sir, dito, they only consider yung grade 12. But for us, nandun talaga tayo kasi sa consistency ng performance ng bata. Yeah. At gusto natin na kasi excellence and virtue ang ating motto. So with excellence, we see that there should be consistency in the performance of the students. Right. So sa mga incoming grade 11, kung mga may attendees tayo dito ng incoming grade 11, you might want to strive for that simula pa lang ngayong grade 11. Paghirapan na rin or pagtrabahuhan na ang ina-achieve na, ang gusto nating ma-achieve na graduation honors. Ayan. Okay. That's the word, ha? Consistency. Yung ngayon pa lang sinisimula na talagang galingan. Kasi pagka doon lang sa grade 12, una-una unfair yun. Sa consistent talaga yung pagiging scholar, yung pagiging mahusay sa pag-aaral, no? Halimbawa, grade 11, petiks-petiks lang. Ang baba naman ng GWA. Tapos pagdating ng grade 12, tsaka lang nagbuhos. Sa MCL, hindi po ganun ang thinking namin about scholarship, about awarding. It should be the consistency of their stay here. And therefore, Ma'am Tony, pagka nag-transfer, grade 12, what happens kung transferin ng grade 12 lang yung bata? Mapapasama ba sa honors yon?
yun po, sa graduation honors, hindi po tayo nakakapag-qualify kasi hindi natin yun ma-consider yung kanyang na-achieve dun sa grade 11 since yan ay hindi naman dito sa atin. Part ng qualification yun, sir, sa graduation honors. Okay. Na dapat yung kung stay niya ng senior high school ay naandito sa Malayan Colleges, Laguna. So, yung transferees natin may qualify for the grade 12 academic achievement. So, if they will be receiving 90 and above general weighted average for grade 12 since they only have 1 year stay here, then they may qualify for the academic achievement at the end of grade 12. Yeah. And gusto ko rin po sabihin, nakapagka nag-transfer naman dito ng grade 12 at nung first semester, ang ganda ng performance, may chance po yan maging academic achievement incentive grantee pagdating ng second semester. So, doon po, hindi po kami nagdi-discriminate doon. Yung isa lang po, actually, it's not discrimination. It's more about, yun nga, consistency. Kasi, syempre, kung sa ibang school nakuha yung grades na ganun, iba po yung learning environment noon compared dito sa MCL. So, we really look at the consistency doon sa sarili po naming learning environment in so far as the awarding for graduating with honors po ang concern. Pero kung yung achievement for that grade level lang, meron naman pong marereceive na academic achievement award dyan. Yes, diba? That's right, sir. Konting difference lang po yun. Okay, are there questions? Ayan, is it possible that a student be excused during a class whenever power interruption happened in his area? Like here in Batangas, sometimes there is scheduled brownout every month. Or worse, when there is a storm. Like ngayon, I think maulan yata sa labas ngayon, Sir Lito. Are there recorded videos on their lessons that we can review after? Ayan po. Ayan, masasagot ko yan. Kapag po tayo, pag si teacher ay nag-hold ng lectures, ng synchronous session, lahat po yan ay recorded sa synchronous, no? So, kahit na pre-scheduled yung synchronous, sinabi ni teacher, okay, next meeting, may synchronous session tayo, so you have to, everybody has to go online. Tapos, suddenly, during that schedule, nagkaroon ng power interruption. The student can always go back to the recorded lecture, no? Lahat po ng ating synchronous ay recorded so that students who will not be able to attend during that time may go back and review the proceedings that happened during that synchronous session. The same goes with the other tasks. If there are scheduled tasks for today's, for example, for a certain day's deadline, at hindi po na-meet ng bata yan because of certain limitations like power interruption or whatever that has transpired, napaka-importante po sa ganitong online learning delivery at online instruction ang communication. So, pakisabi po sa ating mga anak na kung ano man yung nagaganap sa kanyang learning environment sa bahay, that affects the output or the engagement of the student, please immediately let the teacher know about the situation so that the teacher can consider giving maybe extension to the student or giving a makeup task for the student so that hindi naman yun maging disadvantage sa kanya yung nangyaring power interruption maybe. So, importante po talaga yung communication and that's what we would like to stress here. If before we had students na nahihiya sa teacher, hindi makapagsabi ng kanyang ng conditions niya sa teacher, ngayon po mas kailangan na ang estudyante at ang teacher ay may strong line of communication kasi hindi nga tayo physically nagkikita, so through online lang. So of course that is possible, no? Basta po sabihin sa teacher. Thank you for the effective simulation class. Nako, maraming salamat din po. And we're happy to know that you appreciate that this preparations done by the teachers for cyber camp. I believe, sir, dito sa cyber camp po itong sinasabing simulation class. We just gave you a taste of how we will be holding classes come August 17. And we hope that the students who attended CyberCamp will be able to blend well with
mode that we have, learning mode that we have chosen for you. Ayun nga, Ma'am Tony, meron dito kong question, required po ba na mag-participate sa CyberCamp? So, ang sinabi po natin, not required but highly recommended. Because yes, this have you to already get a feel early on of MCL full online learning. And that will be to your advantage. Kaya, yes, okay yan. Walang late dyan kasi ano naman yan eh. Modular, tama ba, Ma'am Tony? Pwede na si yes, pag-engage dyan, unti-unti, at their own pace. Kundi nga nila matapos, okay lang din. Pero importante, they have a feel of what it is na mag-start na ng online learning sa MCL bago pa talaga yung formal start natin. Yes, sir. Yeah. Okay. So, James, I think we have addressed the questions na naka-post na dito sa atin. Okay, thank you very much. Ano bang additional concerns on... thank you for the effective simulation of class. You're welcome po. And hopefully po, nakita nyo po dun sa, sabi ko nga, it's similar to a dry run. And immediately after every CyberCamp session, we're talking off-site also, yung through Microsoft Teams, and we're brainstorming about the accomplishments ng mga students, feedback. And we're very happy na napaka-engaging yung discussion. Sabi nga ng mga mentors ay nakakatuwa na yung mga feeder schools ng MCL from different towns in Laguna, Batangas, talagang pin-repair ng maayos yung mga students kasi kitang-kita doon yung produkto nila after they joined the CyberCamp. Ayan. Is it possible that a student be excused during class whenever there is power interruption happen in this area? Ano ang stand natin dito, Ma'am Tony? Nasagot na ba ito? Nasagot na po natin yan, Sir James. Opo, okay. Communication is key talaga sa mga panahong ganyan, sir. Kailangan talaga yes, nakaka-communicate ang bata's teacher kung ano man ang kondisyon ng kanilang pag-aaral since hindi tayo nakikita physically. The teacher should just simply know so that she can make adjustments in your deadline maybe or make a task for the online tasks that you have missed. Okay. So, ayun po. So, until when is the enrollment? We're saying po, before the start of classes, August 17, we'll be accepting new enrollees po. Pero yun nga po, medyo lost na po nung bata kung hindi siya makaka-take nung CyberCamp o marami na siyang na-miss na sessions. Ayan. So, thank you very much po for joining us for Cyber Lounge. This is our online meeting for the parents of new students. And as I committed, we are making this a regular program. Lahat po ng engagements with the parents, both for college and senior high, ay ilalagay natin sa Cyber Lounge. Medyo mag-iba-iba lang po yung mga topics and focus ng discussion. Because iba-iba din naman po yung mga issues and pressing concerns that we need to attend to from time to time. But definitely, this is very valuable to us from MCL because we can get feedback from parents and we can redesign not only our instructional program but the things that we need to communicate to our parents because you are our primary stakeholder along with the students. Ayan. So on behalf of our president, Dr. Reynaldo B. Bea, our administrators, our faculty members, employees, and the students of Malayan Colleges Laguna, allow me to welcome our new students and parents also. Welcome to a very engaging partnership between the school and the parents. At sana po ay matawiran po na natin itong pandemya na to. Dahil ito po ay part ng sinasabi natin na surpassing limits in the new normal. And even though binibilang ko not less than 10 times, I have mentioned that we are giving the parents the assurance that we will be flexible to adjust our learning program for the benefit of our students so that it will remain to be learner-centered. And in the process, we need the collaboration and engagement of the parents and also our faculty members so that we can win this challenge. So maraming salamat po for joining. We will be posting the next series or we have posted the next series of Cyber Lounge in our Facebook page. Feel free to visit again to
to join us for the next sessions so that we can talk about everything that concerns the parents and the new students as we surpass the limits in the new normal. Ingat po kayo at magandang hapon po sa ating lahat. Salamat din po kay Professor Angelito Platino and Ms. Tony Rose Levita for joining me in this Cyber Lounge. And hanggang sa susunod po, magkita-kita po uli tayo. Thank you, Sir James. Thank you, all dear parents. Thank you very much.